Hello everyone! Kumusta po kayo? Welcome to another tutorial video. And for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-link ng Union Bank to GCash account. Siyempre kung ano yung tulong nito sa'yo as GCash user. At kung hindi mo pa alam yan, tapusin mo lang ang video nito. Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para naman updated ka once na may latest video ako na i-upload dito sa channel ko. So guys, welcome dito sa aking screen recording. Para sa ating first step, open lang natin ang ating GCash app. And dito sa dashboard, piliin lang natin ang profile. At dito guys, once na maglilink tayo ng any account or any bank dito sa ating GCash, kailangan po fully verified yung ating account. So, makikita naman natin na fully verified yung account na gagamitin ko. Dito guys, piliin lamang natin ang My Link Account. As you can see guys, hindi pa naka-highlight or wala pang kulay yung mga accounts na nandito sa baba. So, today nga is ililink natin ang Union Bank dito kay GCash. So, itap lang natin si Union Bank. At ito yung makikita natin. So, dito guys, itap lang natin yung guest checkout. Kung nakalimutan mo yung ginawa mong user ID or password, so, i-check mo lang yung option na yon. At dito, kailangan mo naman i-type yung 12-digit account number mo kay Union Bank. And tap guest checkout. So dito guys, mayroong mga security questions. At may magsisend sa'yo na OTP or yung one-time password. So, ita-type mo lang siya dito. And click Submit. Your enrollment is being processed. Please wait for a text message to confirm the application. So, may marireceive tayo na confirmation text galing kay Union Bank once na naging successful na yung ating registration. So, tap lang natin yung OK. At makikita natin na successful na yung ating pag-link kay Union Bank kay GCash kasi may kulay or may highlight na yung ating Union Bank. As you can see guys, you know, yung may kulay na Union Bank, it means okay na siya. And para i-check, syempre pupunta tayo sa ating message para ma-confirm.
kung talagang na-link or na-registered na si Union Bank sa ating GCash. So sabi niya, you have successfully registered your Union Bank account to GCash. So success. Balik tayo sa ating GCash. Dito ipapakita ko naman sa inyo kung bakit dapat i-link nyo yung Union Bank nyo kay GCash. Kasi once na mag-cash in or mag-transfer o kailangan mo ng funds sa iyong GCash account, napakadali lang kasi itatap mo lang siya dito sa cash in. At nakikita mo yung Union Bank sa may link account, itap mo lang siya. Halimbawa, magka-cash in tayo ng 200 pesos. Tap next. And tap confirm. So sabi niya, your cash in transaction is being processed. Check done. And makikita natin guys, naging 2,500 na yung ating balance. So it means na pumasok na yung ating funds galing kay Union Bank. So ganun lang guys kadali. So itatap lang natin yung cash in at si Union Bank. So ganun lang kadali yung transaction. Hindi mo na kailangan na lumabas para magpa-cash in o pumunta ng mga convenience. So iwas transaction fee pa, iwas service fee. Kasi once na mag-cash in tayo through Union Bank is free of charge. At hanggang dito na lamang po ang ating video. Sana may natutunan kayo dito sa aking munting tutorial. Kung natulungan ka ng video ito, please give a big thumbs. At huwag mong kalimutan na i-subscribe ang channel na to at i-hit ang notification bell para next time na mag-upload ako ng video is mano-notify ka. So, samahan mo ako sa susunod na video, guys. Hanggang dito na lamang po and bye!